pagkapit mo, ate. Alam kong pagod ka. Onji, tere, is that you na ba? Ang laki mo na! Tara na, ate. Mag-almusal ka muna. Alam mo, inabot din ng dalawang linggo si Tita Esperanza sa pag-aayos ng mga dekorasyon last Christmas. Hindi niya rin gaano ginalaw yan pag wala nang hindi ka na umuwi para kasi ang gusto niya makakasama kong gagawin. Ano yung mga dating pasto? Anyway, sabi ho, pagkatapos magkape dyan, magpahinga ka lang muna, ha? Kung hindi ka makakalimutan sa buong buhay ko. Bakit po, Nay? Kasi magkasama pa rin tayo na kahit di mo man lang makalala yung buhay. Saka, may dalaga na akong anak at alam mo na kung anong tunay na di ko lalabas mo. Ay naman! So, kung hindi ko maibigay ang gusto mong regalo na yung pasto at isang buong gabandaan, wala pa kasi trabaho sa iyo. Diba sabi ni Pastor kanina, ang mayayaman sa material na bagay ay huwag mong mataas at huwag mong mayabang sa mga bagay na tumitipas namin. Sa halip, masasira kay Lord na masagal nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa atin. Kaya alam mo, Nay, hindi na mahalaga para sa akin yun. Kasi kapag kasama kita at si Kristo sa araw-araw, para sa akin, araw-araw ay pasok. Nak, if something na may mangyari kay nanay, huwag nang masyadong iiyak, ha? Masaya ako sa mga nangyayari sa iyo na bigay ni Lord. Sana makauwi ka na this Christmas at sana makauwi na rin ako. Huwag ka nang mag-alala kay nanay. Inaalagaan naman ako ng mga doktor dito. Pero, sakaling hindi na ako makauwi, maganda ka ng pansit at suman para sa akin. Always pray without ceasing, nak. I love you. Lord, thank you po dahil nakauwi ako para sa Pasko. Sorry kung hindi ko siya inuwian kahit nakiusap siya noong mga huling taon. Lord, pagalingin niyo po si nanay. Mahal na mahal ko po si nanay. I pray this in Jesus' name. Amen. Lord, thank you sa lahat ng blessings. Thank you dahil nakauwi na si nanay at magkakasama na kami ngayong Pasko. Maraming salamat po dahil inaalagaan siya ng kanyang doktor habang wala kami ni Teresa sa kanyang tabi. Tunay ka po makapangyarihan. I-bless niyo po kaming lahat at laging ingatan. And sana, ipakita niyo po sa amin ang tunay na hiwaga ng Pasko. We pray this in Jesus' name. Amen.